Hello buddies, this is Chris Sniper. Nandito tayo ngayon sa Hasaan, Cagayan de Oro. Dito sa site na to ay may nakuhang antique na kutsarita. Bali, pag clearing ng area, nakikita to. Isa siyang silver spoon na may sukat na 5 inches. Ayan. So kung titingnan siya natin, kakaiba yung design niya. Tapos chine-check natin sa internet, European antique siya. Ayan. So mayroon siyang trademark na Roman numeral 2, then letter V, letter F, then letter R, V, F, R, yan. So, isa lang itong indication na positive yung area. So, bali, nahulog na to siya na hidden trail marker, tapos isa ng antique item mismo. So, ibig sabihin, positive yung area na may mga ibinaon ang mga Japanese soldiers dati. Dahil hindi lang mga looted item ng Japanese ay sa Pilipinas. Mayroon ding mga European treasures na sinali pagpabaon dito sa Pilipinas. So, tingnan natin yung design niya. Yan. Talagang lumang-luma na. Saka parang hindi machine ang gawa, mano-mano pagkatrabaho. Yan, buddies. So, ang content nito, sinecheck natin sa Japanese wand. Mayroon siyang silver content saka copper content. So, ibig sabihin, alloy siya ng silver saka copper. So, talagang siya. Antique na kutsarita. Yan. Yan ang tunog niya. So tandaan, importante ito buddies dahil malaman natin na positive ang area kung mayroong mga hidden trail markers, lalo na pag ganito, mga antiques na mahukay. So ito na hukay lang dito, mga 1 foot lang dahil nag-clearing lang ng area. Tapos ang area na nare-remap natin ngayon ay isang dating kinampuhan ng mga Hapon. Naka-arrange pa yung mga marker. Tapos may mga test dig tayo. Okay yung mga hidden trail marker. Then may mga dig site na tayo na tratrabahuin. So dapat palaging tama ang procedure sa operation para hindi masayang ang pira, pagod at yung tinatawag natin ng oras. Yung time is gold. So hopefully makatulong ito. So isa itong ebidensya na mayroon talagang mga buried treasures dito sa Pilipinas. So isa din itong hasaan na kinampuhan ng mga Imperial Japanese Army dati. So patuloy lang tayo sa pag-explore. Dapat mayroong patience and perseverance. At dapat tama yung dig site para hindi maging sungkaan ang lupa natin. So malalaman natin yan na ang dig site ay positive kung ang layering of transition ay okay, talagang man-made, tapos ang mga HTM or mga hidden trail markers ay talagang man-made. Tulad nito,
ng kutsarita na to. Talagang man-made. So, kaya ang mangyari nito, pagpatuloy na lang dito ang mga naumpisahan na mga project. So, wag na lang magtanong sa mga private na detalye, dahil kada site ay may mga privacy yan, confidential lahat ang operation para safety, then lalo na pag retrieval na, confidential yung mga items na nakuha. So remember buddies, pag may tiyaga, may nilaga. So eat, sleep and explore. Ayan, i-close up natin. So kakaibang kutsarita talaga. Okay. So good luck sa mga operasyon at good luck sa site dito natin sa Hasaan team. Bansay, once again this is Chris Sniper. Thanks for watching. Hello buddies, ito yung mga HTM or hidden trail markers na nakukuha sa pag-test dig. Una itong sa 3 feet, ito yung heart marker. Mas 7 inches to ang ano niya. Sukat. Yan. Yan siya, back to back. Parang sa Superman. So talagang ginawa siyang heart, tapos white color. 3 feet. Then ito din after sa heart nakukuha to. Yan. Mga 4 inches. Tapos itong triangle kasama din to after ng heart. Ito siya. Tapos ito katabi ng triangle, pointing down. Kasama to ng mga riprap layer na mga bato sa sapa. Tapos ito na yung sa 6 feet. Pero gano'n ang posisyon nito. So, para siyang diamond shape sa taas. Ayan. Tapos itong sa baba niya, sa ilalim ito, naka-cutting. Ito. Ayan. Talagang sinasadyang kinakating to. Earth element marker. Direct under. Ayan siya. So, ito yung mga significance na direct under ang hukay. So, ito ang pinaka first HTM niya. Treasure under. Galing sa heart na to. Direct under ang digging. So, 3 feet to nakuha sa pag-test dig. Dapat sa paghukay ay matamaan ang tamang dig spot, tapos pag direct under nila nilagay yan, makita talaga natin ang mga hidden trail marker sa isang positive na dig site. Kaya hindi tayo mawawala sa pag-retrieve ng item. Ito yung susundan natin ng mga hidden trail, saka tingnan din ang mga transition of layers. So ito, indication ng triangle is chamber under. So ito, rich hope, item under, na naka-chamber. So ito, mga pointer na lang to. So possible jewelry marker. So ito talagang legitimate hidden trail markers to.
sa isang positive dig site na ating pinahukay gamit ang compass decoding saka checking ng Japanese wand. Ito. So, pansinin natin mabuti, talagang sinasadya to na kinakat ang mga marker. Yan. Okay. So, patuloy lang tayo sa ating mga operation. And hopefully, ma-retrieve natin ang mga target deposit ng Imperial Japanese Army. Bansai buddies and keep safe lagi. Tandaan, dapat sa hukay ay may mga hidden trail markers na nagpapatunay na backfilled ang layer at may mga nilagay sila ng palantandaan para sa buried treasure deposit. So, isa lang ito sa mga example ng hidden trail marker sa isang site na na-remap at natisdig na natin. Bansai. Konnichiwa buddies, this is Chris Sniper at nandito tayo ngayon sa isang area na nag-contact tayo ng survey. Papakita lang muna namin ang mga hidden trail markers na nakuha dito sa Team Amazing Grace sa Davao area. So ito yung metallic structure na nakukuha sa ilalim. Saka ito. Okay, then yung mga julin. Okay, ito may julin sa isang dig site. Metal, broken stone, ceramics. Then itong shell type stone, cutted. Tapos ito yung isang surface trail marker na kabaon ng kalahati. Tapos ito yung matindi bodies. May metal pa. Ayan. Tapos ito. Tingnan natin maigi. So ito yung mga HTM or hidden trail markers sa dig site. Mga dig site na iba't ibang dig site. May mga slab ng bala dahil dating Japanese camp. Saka advance party pa nga eh. Wala pang World War 2. May mga julin na nahukay. Ito. Ayan. Iba't ibang kulay. Color codings. Ang centering. Glass. Numero 3. Parang laruan ng bata. May chinelas. Ito. Okay. Tapos, ito may bullpen pa. Na-search na natin sa Google to. Ay talagang luma. Galaxy. Sa France. Made in France. Ito pa. Another STM. May human figure. Drawing. Okay. May old coin. Ayan, ceramics, sama yung dahon. Okay, so yan buddies. Ito, kahoy pa. Ito yung mga bote. Mga botelya na basag. Ayan. Okay. Green. Maroon. Mga gamot. Ayan. Ayan. So, ito may metal pa. Maliit. So, lahat ng mga ito ay pinapakita namin. Ang mga HTM na ito na nakuha sa mga dig site. Din dating may old house ng Japanese ang area. May lumang durian, kalumang pomelo na kalain. So, ito. At iba-ibang dig site ito. Hindi lang isang dig site. Ayan. In-feature lang namin para may idea ang mga kabadis natin na may mga hidden trail markers talaga na ganito. Hindi ito basurahan badis dahil talagang nakukuha ito 3 feet, may 5 feet at may 12 feet. Yan, ito pa, ibang metal. Langsang. Okay. So yan badis. Okay. Ito yung kit ko, yung metal. Okay. So, maraming salamat sa panunood. Thank you for watching and hopefully may natutunan kayong konti sa mga HTM.
This is Chris Sniper once again, saying it's sleep and explore, then bonsai.